po si Josue, Barcelos ng San Ignacio, Rosario, Batangas. 74 na taong gulang. May asawa na si Leticia Umiya nung siya ay dalaga pa. At may 5 kong anak. Sina Arnel, Melody, Milani, Maylin, at Arvin. Sila po ay lahat ay tapos na lang ang pag-aaral sa Korean. Magandang panahon nung katapos ng aking pag-aaral na ako na yung 1968 ako ay hindi muna nagturo. Ako ay nagnegosyo. Marami akong napasukang mga negosyo. Nang ako'y pumasok ng pagtuturo ay 1979. So 11 years na ako hindi nagturo. Ngayong ako'y nagtuturo ay na ako ay merong nabiling lupa rito sa San Ignacio at kasalukuyan mang itinatayo. Tinayo ay yung irrigation. So ako ay naituloy ko yung aking pagsasaka. Dahil simula pa lamang ng aking pagkabata, ako ay marunong ng magsaka sapagkat tayo ng aking pinalakihan. So ako yung markila ng lupa na aming tinatanim lang. Napatigil lamang uli na yung ako ay napalipat ng aking destino sa malayo. At pero tuloy din ang pagkasaka, kaya lamang ay kumuha ko ng aking katulong na mapapagkatiwalaan. Na yung ako ng 2002, ako ay nag-retire na sa pagtuturo. Ang pangalan ng aking farm ay dati Lucky Five Farm. Nang ako ay mag-apply ng ito ay may luang na 3 hektarya at matatagpuan dito sa San Ignacio, Rosario, Batangas. Na ito ay may mga tanko ay palay, mais, mani at iba't pang mga gulay na mga high value crops na ating kalinawang itinatanim upang ating mapagkitaan, tagdagkita. At na tungkol sa aking mga facilities na naitayo na yung ako ay maging GAP certified, ito ay malaki ang may bago. Sapagkat na ayong tapunan ng ating mga ginamit na panlason sa ating mga palay ay talagang ibinabao natin. Tapos ay meron tayong washing facilities, meron yung tatong yung mga equipments na ating tinatanggap sa gobyerno ay bilang pag-iingat ay merong sadyang kanyang lalagyan at pati yung mga gamit yung bihisan ng mga magkatrabaho may kanya-kanya rin tayo at pati yung kanilang mga ginamit yung mga gamit sa pagsasaka ay naka-intact din ng isang lalagyan upang maingatan. Ang malaki ang naitulong sa akin ng GAP bilang isang may-ari ng farm. At na yung aking mga tanim ay talagang minimal lang ang paggamit ng lasong kung talagang nangangailangan ng malaking pamatay kulisa itong mga gulay ay talagang hindi ko nabubumbanagman. Puro yung mga organic fertilizer na aking ginagawa na sa tulong ng aking mga katulong sa pagsasaka ay kami ang nagtitimpla ng mga fertilizer, kami ang gumagawa upang magkaroon kami ng mga organic fertilizer. At ayan, makikita rito sa aking mga palibot ng aking farm kung ano yung mga materials na dapat gamitin at na
yun ay pansaril ko pa lamang ang yung aking nagagawa. At talagang malaking tulong sa aking sakahan ang mga organic fertilizer at yung mga pesticide na yan na aming tinitibla. Para sa akin ay ang unang-unang malaking nitulong ay ang mga trainings nila na ibinibigay sa atin. Yung pinararating nila sa atin. Yung mga impormasyon tungkol sa pagsasaka, yun ang mahalaga sa atin. At mga taga-open, mga kailangan na ibibigay sila. Humingi ka lang ng binhi, makakahingi ka doon. Nagsusupply sila ng mga sprayer. Kung mag-schedule ka ng mga traktura, tungkol sa pag mag-aanda ka na ng taniman ng mais, ay nakaka-schedule tayo ng pag-araraw. Sa aming association, sa San Ignacio Irrigators Association, ay nakatanggap kami ng mini-treaser at saka yung hand tractor na siyang malaking tulong upang sa ating pagsasaka, upang medyo mapaliit natin ang ating mga gastos, sa bilang ito. Magsasaka. Bilang magsasaka tayo na wala tayong dapat sayangin na lugar sa ating farm. Halos ay yung lahat ng pwede mong tamnan ay itanim mo dahil yun ay nakakaminus din sa gastos natin. At isasagawa natin ay yung natututunan sa ating mga trainings, ay yung mga tulong ng ating pamahalan, ay ating pagyayamanin ayong ating mga natutunan natin sa ating kapwa farmer at sa lahat na ating dapat ay nakikita natin. Kung nakikita natin yung iba, nagagawa ng iba, bakit hindi natin magagawa? Iisip tayo kung paan natin mapapababa ang cost of production ng ating mga tanim. Upang kahit na mababa ang ating ang tumatubakong presyo sa merkado, tutubo pa rin tayo, kikita pa rin tayo. At ngayon kung kailangan iisip tayo ng paraan kung paano. At ayan ang aking isang siya nga na may share ko yung aking mga natutunan. Aking nalalaman, kinakailangan tayo ay kumita. So iisip tayo na paano tayo kikita sa ating pag-aalaman. Ayan ay sa tamang pamamaraan, tamang pangalaga at tamang strategiya at desisyon o ano man ating gagawin sa ating farm.